Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito opinyon at pananaw ng himpilan at ng pamunuan ng network. Mga balitang tututok pa lang sa maghapon, ihahain. Mga isyong dikit sa taong bayan, tatalakayin. Dinig ng sambayanan, pupulsuhan. Ang morning habit na inyong kagigiliwan, aarangkada na! On the spot! On the spot! It's DJ Kakan in the house. And hindi po. Akala ko bigla naging ano, FM ha. Ay, hindi po. Isang beer nga. Anyway, since it's a Friday, gusto sana namin ha, masigla ang gising ninyo ngayong umaga para samahan niyo po kami sa loob ng isang oras at kalahati dito po sa Teleradio on the spot. Siyempre po, bibong-bibo po tayo today dahil tayo po ay sobrang galak na galak ha, sa pagbigay ng parangal at pagkilala syempre sa ating partner si KC! KC in the house! Good morning, partner! Good morning, for... Yes! Yan ba partner mo? Nabubulol? Yan ba yun? Hindi makapagsalita. Constant KC, Carmina Constantino Torres po. Good morning, good morning, good morning, kapamilya. Welcome to our club. Yeah! Take a seat. Yeah, it's VIP only. Table number 5 is ready. Ay nako, partner, tuwan-tuwa kaming lahat ha, nung in-announce nga kahapon ng Canadian Embassy yung binigay sa iyo na parangal bilang isang Marshall McLuhan Fellow. Mamaya ha, aalamin natin mismo kay ating partner. Ano ba ibig sabihin natin? Sino ba si Marshall McLuhan at bakit nga ba ito ay mahalaga para po sa mga mamamahayag, no? Dahil nga po siya lalong-lalo na ng ngayong panahon, sabi nga ni Boss Jing Reyes sa kanyang speech na binigay doon sa commencement exercises ng PUP na ang media nga ngayon ay under threat. Mm-hmm. Pero kailangan po tayo ay kumontra sa mga puwersa na tila sumisikil, no, sa malayang pamamahayag ng media. So yun na mga kapamilya, aalamin natin mismo mula sa ating special na panauhin. Hey, grabe. Sabi ko pa naman. Ano? Sabi ko, oh, hindi pa ako nag-aaral kung sino yung ano, second guest natin. Hindi pag, mo, pagtingin mo. Pagtingin ko dun sa pahina. Parang pamilyar yung pangalan, di ba? Ay, alam na, alam ako na. Ako pala this. Babang ka? Ingat-ingat sa mga tanong, partner, baka may masabi tayo. Yes, of course, of course. I understand. Grabe. Hindi niyo po batid mga kapamilya kung ano po mga pinag-uusapan namin dito. Anyway, so mga kapamilya, ito. Siyempre nga po, kamakailan, ano, medyo nagkaroon po ng pangamba ang ilan po sa mga kabaro natin sa media dahil nga po sa pagpaslang doon sa kilalang broadcaster na si Percy Lapid, no? At dahil nga po doon, eh mas lalo pang nangamba ang ating mga katrabaho sa media nang sila ay biglang dinalaw sa kani-kanilang mga kabahayan para daw sila ay kamustahin, ha? Kung ligtas daw ba sila, wala bang banda sa buhay nila? Sa halip na mapanatag ang loob nila, mas lalo pa silang nagkaroon ng kaba, di ba? So kabaligtaran eh, yung pong naging epekto. So ang ating pong kulitan question for today, eto nga po, may kaugnayan po dun po sa pagbibigay katiyakan ng pamahalaan na mas babantayan daw nila ang kaligtasan ng mga miyembro ng media. Ang ating pong kulitan question ay, kontento po ba kayo sa mga hakbang ng pamahalaan para mapangalagaan ang kaligtasan ng mga mamamahaya? Partner! Padala po ang inyong mga tanong sa table number 6. Yes. Di po, mga kapamilya. Sige, go, padala go. Padala po ang inyong mga mensahe, komento, tanong o suhestyon sa Teleradio Space React Space. Huwag kalimutan ang inyong pangalan at mensahe at syempre ang lugar. Padala lamang po yan sa 2366. Meron din po kaming live streaming sa YouTube at sa Facebook. Pwede rin po kayo mag-iwan ng inyong mga komento. DJ! Yeah! Mga balitang pag-uusapan sa maghapon, ihahatid ng ating mga on-the-spotter.
Alright, ikutan na po natin ang ating mga nakaantabay na on the spotter. Marami-rami po sila dahil wala po silang vacation leave ngayong undas. Akala nyo ha? Akala nyo maglo-long holiday ang mga taga-news? Hindi po. Kami po ay lagi pong nandito kahit na umulan, bumagyo, lumindol o mag-undas pa man. Unahin na po na natin, speaking of lindol, ayun nga pong nangyaring lindol nung kailan ba? Martes ba yun? Martes o Miyerkules ng gabi? Biyernes na ngayon. Eh kung ano pa ho ang ginagawa no ng mga otoridad mula dun sa ilang mga lalawigan na nilindol nga no. At kamusta na rin ang mga kapamilya po natin dun sa mga areas na apektado ng lindol. Mula po sa ating on the spotter si Bianca Dava. Bianca, good morning. Good morning, Tony at Carmina. Nasa 24 na bahay sa Abra ang totally destroyed o nawasak sa lindol na yumanig sa Northern Luzon Martes ng gabi, habang higit 2,000 naman ang partially damaged ayon yan sa PDRRMO ng Abra. Sabi ng Abra PDRRMO, mas malaki ang naging pinsala ng magnitude 7 na lindol noong Hulyo. Pero dahil nga may mga bahay na nanapinsala noon, ay tuluyan ng bumigay ang mga ito sa naging pagyanig nitong Martes. Sa bayan ng Lagayan, marami sa mga apektadong residente ang ayaw munang manatili sa loob ng kanilang mga tahanan dahil sa matinding takot, pero ayaw din nilang mapalayo sa kanilang mga ari-arian. Kaya sa tulong na rin ng DSWD ay nag-set up muna ng mga tent sa labas ng mga bahay at doon na muna sila natutulog, nagluluto at kumakain. Ang iba naman, itinali na ang mga naiwang gamit sa loob ng bahay para hindi mahulog sa pag-uga ng lupa. Ina-assess pa ngayon ng municipal at provincial engineers kung kaya pang maiayos o hindi naligtas tirhan ang mga napinsalang bahay. Samantala sa Ilocos Norte, ilang simbahan ang nasira rin ng lindol. Yung Santa Monica Church sa Sarat ay bumagsak ang bricks ng bahagi ng simbahan at nagkaroon din ng bitak-bitak ang lumang kumbento at bell tower nito. Bumagsak din ang likurang bahagi ng St. Joseph Parish naman sa bayan ng Dingras. Patuloy pang ina-assess yung pinsala ng lindol dito sa dalawang lalawigan sa Abra at sa Ilocos Norte. Tony? Naalala ko tuloy, partner Bianca, merong isang lugar sa Italy, I think more than 10 years ago ba yun, na L'Aquila, I think yun ang pangalan ng town, si L'Aquila, na lumang-luma na rin yung town na yun, medieval sa ano pa ata, medieval period. Alam mo, hindi sila masyado nakakaranas ng lindol doon. Nung biglang lumindol, sa sobrang kalumaan ng mga bahay at mga ano doon, mga simbahan, walang natira. Puro mga ano na lang, mga bato-bato na lang na naiwan. Parang ganyan din diyan, 'di ba? Sa norte. So, mahirap kasi talaga 'yung pag mga heritage sites na 'yan at tinamaan ng ganyang klaseng kalamidad. Siguro ang challenge is kung paano mo pa i-restore, 'di ba? You have to rebuild lalo na 'yung mga lumang istruktura and hindi na siya pareho, 'di ba? Iba na eh. Mike. But at least use the same materials. Kung ano yung, kung ano yung nagiba yun na lang din ang gamitin. But it won't be the same. Pero nakakadagdag yun dun sa kasaysayan ng lugar na pwede nilang sabihin na may lindol na ganito. Yeah. Pero ito pa rin yung mga dapat ma-preserve. Ginamit. Mahirap i-preserve. Anyway, so Bianca, gaano katagal ka pa dyan? Tony, maidagdag ko lang doon sa naging short discussion yun ni Carmina. Halimbawa na lamang itong Iglesia Filipina Independiente na church sa La Paz, Abra. No? 1895 pa ito itinayo. Ito yung Aglipayan Church sa bayan na ito. At ngayon lamang siya nasira sa lindol na ito. Talagang nag-collapse yung belfry ng simbahan. At sabi nga ni Reverend Father Christian Edward Padua, siya yung parish priest nitong simbahan, ay talagang mahirap din, mahihirapan yung pag-rehabilitate ng simbahan dahil heritage structure na ito. So hindi siya ganun kadali lang na maipasaayos ng, for example, ng local government or provincial government dahil dapat i-assess muna ito ng NCCA, ng NHC, at yun nga, kagaya ng nasabi ni Carmina, yung gagamitin kasing materials dito ay yung original materials pa rin. Kaya it will take years din
yung pag-rehabilitate sa ganitong mga heritage structures. Kung pwede pa, Bianca, kung pwede pang i-rehabilitate, kasi may ibang mga bansa na hinahayaan na lang. Tapos yung bakas ng kasaysayan na lang ang nagtutuloy ng kwento ng mga heritage sites. But they have a way to present it eh. Hindi ba? Kasi sometimes, i-rehabilitate mo, i-reconstruct mo, hindi na rin ganun ka ganda yung kalalabasan or masyado ng hindi na cost efficient. May mga ganyan. Hindi na kaya ng budget. Budget. Tama. Kagaya nga nung ano nang nasabi ni Father Padua, kailangan talaga i-assess muna ito ng mga concerned agencies. For example, yung National Commission for Culture and the Arts, yung National Historical Commission, kung paano ba ito maayos or kung talagang may ayos pa siya. Mga conservationists, I think. Meron mga ganun mga trabaho nila is really to preserve yung mga historical sites and artifacts. Tatanong ko pala, Bianca, gano'ng katagal ka pa kayo dyan? Tony, hindi ba natin alam. Actually ngayon, papunta kami ng Ilocos Norte para tignan din yung mga pinsala doon sa mga simbahan at iba pang infrastruktura. So, titignan natin kung gano'ng katagal pa tayo dito. Hanggang undas na kayo dyan. Alamin natin. Tignan natin. Yung tawa ni Bianca, parang aawag naman sa Aray ko. Ay, grabe. Alright, ingat kayo dyan ha, Bianca. Tsaka sino yung mga miyembro ng team mo? Banggitin mo nga. Yes, bali yung kasama ko dito ay sina Joseph De Sacula, Kuya Melchor Zarate, Kuya Marlon. Ah, si Melchor. Makaraig, sina Kuya Angelo Valderrama, Kuya Ryan na si Angel pala. Ano yung pangalan ng una? Si Melchor? Yes. Melchor, ay na. Dracula? Melchor ano pangalan? Zarate. Hindi, isa? Joseph De Sacula. Ah, De Sacula. Akala ko Dracula. Yes. Akala ko naman. Kasi nga panahon na ng lagim, Bianca. Sabi ko nga sana kay Bianca, ingat-ingat ka ha. Yeah. Bilangin mo lahat ng mga kasama mo dyan. Kasi baka mamaya paglingon mo, may kasabay kayo. Pagbiglang bilog. Pagbilog ng buwan bilang wow! Huwag naman ganun. Bianca, thank you so much. Ingat kayo sa biyahe. Thank you. Okay, speaking of biyahe, partner, pumunta naman tayo sa PTEC sa Paranaque. Kamusayin natin ang mga biyahe ngayong magsisimula na ang long weekend. Makakasama natin ang ating on-the-spotter, si Jackie Manaba. Jackie, good morning. Carmina, mahigpit na ang seguridad dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Pero kumpara nitong dalawang nakaraang taon, hindi na hinihingan ng vaccine card o hindi na pinapapresenta ang vaccine card sa mga pasahero. Ang tinitignan na lang ay kung nakasuot ba sila ng face mask. At may mga umiikot nga dito ng mga marshal na pinaalalahanan ang mga pasahero na isuot ng maayos ang kanilang face mask dahil pinatutupad pa rin na dapat nakasuot ng face mask sa loob ng mga bus terminal katulad nitong PITX. Ang PITX ang isa sa pinakamalaking land port dito sa Metro Manila at inaasahan na ngayong araw ay posibleng umabot sa 150,000 na pasahero ang dadaan dito. Mas marami pa ito kung ikukumpara sa pre-pandemic years. Ibig sabihin, halos mapupuno ang land port na ito particular na mamayang hapon hanggang bukas. Sa second floor nito, yung mga provincial buses o yung mga long haul. At kahapon nga, naglabas na ng abiso ang LTFRB na magsuspindi na ng biyahe ang mga bus na sasampa sa mga Roro papuntang Bicol at Eastern Visayas Region dahil sa bagyong paeng. At dito sa PITX ay nagpauna nang nag-cancel ang mga bus lines papuntang Legazpi, Cagayan de Oro, Sorsogon, Rojas, Oriental Mindoro, Iloilo, Ormoc, Davao at Bagamanok, Catanduanes. At nandito nga sa aking likuran ngayon, ito yung kanilang parang concierge no, o yung help desk. Mayat maya may nagtatanong kung meron bang biyahe o wala. Ang pinapayuhan na lang sila, pwede naman silang manatili dito o kaya ay mag-check ng ibang ticket kung kailan nila pwedeng i-rebook yung kanilang ticket. Kaya nga pinapayuhan din ang mga pasahero na i-check muna yung sitwasyon ng panahon sa pupuntahan nilang destinasyon. Dahil yun nga, ang sabi ng LTFRB ay pinasususpindi na ang mga biyahe ng public utility buses na sasampa sa mga Roro o Rolo nil Roro. Casey?
Maraming salamat, Jackie Manabat. Ingat sa biyahe, mga kapamilya. Long weekend. At saka yung katulad nga ng sinabi ng tanod-dagat ng Coast Guard kahapon, eh mahirap na po ano, kapag hindi po kayo nakapag-book ka agad or makakabiyahe ka agad, eh kagaya po niyan, napapalapit po itong Bagyong Paeng, marami na pong mga biyahe ang malamang na kakansilahin o sususpindihin dahil yung patawid po na galing Southern Tagalog region, no? Lalo na yung mga Matnog Port sa Batangas, patawid po kunwari ng Mindoro, di ba? O yung mga ganon, Romblon, baka hindi na makabiyahe dahil nagtaas na ng mga storm signal, no? At kapag ganon, mas malamang sa hindi, ay kakansilahin na yung mga biyahe. So marami sa mga kababayan natin na for Ondas ay balak sana nilang tumawid via ferry or via Roro. Oo. Nako, baka itong weekend na to hindi na kayo makabiyahe. Oo. Sorry na lang po. Or kung nakatawid naman na kayo doon, pagpabalik, baka mahirap pa kayo pabalik after just the weekend. Prepare yourselves na baka ganun nga ang mangyari. Tumawag na kayo kagad sa boss nyo at sabihin, boss, sa Christmas na po balik namin. Siguraduhin nyo lang, nandun talaga kayo. Oo nga, pero baka hindi naman ganun katagal. Wag naman sana. Anyway, alamin naman natin, yung biyahe pa po ng mga ilang mga pasahero na paalis po, ah. Palipad po galing ng NAIA Terminal 3. At yan po ang ibibigay sa ating sitwasyon ng ating auto-spotter, si Jackie Pascual. Jackie, kamusta na mga biyahe dyan sa Terminal 3? Hi, good morning, Tony at Casey. Dito ko ngayon sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 at dumarami na mga pasahero na gustong umuwi na sa kanilang mga probinsya sa long weekend ngayong Ondas break. Yung iba sa kanila, Tony, nakapila kaninang umaga pa at ngayon ay umaasa sila na makakahabol sila sa kanilang flight ngayong umaga. Yung ilan papuntang Cebu kasi nag-resume na, Tony, no, yung full operations ng Mactan Cebu International Airport ngayon at pauwi na rin sila sa kanilang doon sa area nila, sa probinsya nila. Ngayon, Tony, nakikita ko mahaba ang pila sa entrada ng NAIA Terminal 3. Lahat ng gates to, gate 1, gate 2, hanggang gate 4 may mga pila at gaya ng mga nakaraan o dati, stricto ang pagpapa-check ng kanilang mga gamit at Tony, maghanda na rin kasi paalala ng Manila International Airport Authority, dapat na sa airport ka 3 oras bago ang iyong departure area. Domestic flight ba yan? Yung 3 oras na yan? 2 to 3 hours, yes, Tony. Domestic flight? Grabe naman. Ayon sa kanilang post, no, sa kanilang social media account, be at the airport 3 hours before departure time. Tapos kailangan din magdala ng valid identification card at iba pang mga dokumento sakaling hingin sa inyo, no, lalo na yung mga ticket at saka iba pang mga kung ano-ano mong kailangang ID. At mayroon pa silang paalala, Tony, na pack your own bag. Dapat daw huwag maghatang tumanggap ng ibang bagay mula sa iba-ibang tao. Ulitin mo nga yan, Jackie, ano? Pack your own bag. Yes, oo. Dapat daw ikaw ang pag-packy. Pack your own. Oh, sige na nga. Okay. Okay. Kailangan mo mag- pack your own bag. Okay, sige. Yes, yes, yes. Correct, Tony. At saka, siyempre, ang isa pa sa paalala nila, huwag magdala ng mga prohibited items. Siyempre, the usual, no, mga liquid na mararaming laman, yung more than 100 ml for hand carry. At dapat din, Tony, i-check at mag-coordinate sa airlines kasi posibleng may mga canceled flights ngayong araw. So far, Tony, ang inanunso pa lang, may canceled flights ang Manila Masbate at saka Manila Naga Distance Terminal 3. Ito yung mga SEBGO flights. Pero inaasahan na posibleng magkaroon pa ng iba pang cancellation dahil na rin sa bagyong Paeng. Kaya sa mga pasahero ko, coordinate lang tayo sa ating sa airline para i-check kung tuloy ba ang flight particular doon sa papuntang Bicol Region, Eastern Visayas at iba pa. So wala pa? Wala pa, Jackie, na nakaambang announcement kung meron pong mga flight cancellations. Wala pa naman. So far, Tony, ang sinabi lang Manila Masbate at saka Manila Naga. Manila Masbate, Manila Naga, canceled, okay. Yes, sa SEBGO. Banggitin ko lang yung flight, DG-6177, DG-6179, saka DG-6111. Yun yung mga papuntang Masbate at Naga na flight. Ang so far, canceled ngayong araw. Pero
mag-update pa, Tony, ang MIAA sa mga susunod na oras. Mm-hmm. Abang-abang lang sila sa teleradyo para sa latest information tungkol dito sa flight cancellation. Yung binanggit mong yung binanggit mong tatlong flights na yon, Jackie, anong oras sana ang lipad nun? Ngayong umaga yun, Tony, wala silang nabanggit na exactong ano, pero kaka-anunso lang to, Tony. Bandang 8:30 nila in-announce itong flight cancellation. Anong oras yung flight? Ibig sabihin nun, yung may mga biyahe na yon, doon sa mga nandyan flight na yon, nandiyan na siguro sa airport. Anong oras yung flight? Yun lang, Tony. yun lang yung ano. Pero tingnan natin mamaya kung ano yung mga mangyayari. So hopefully, mabigyan din naman ng karagdagang tulong ng airline itong mga pasaherong apektuhan ng cancel flight. Kaya po sa mga mapunta pala ng airport, check at may biyahe nyo, tawagan nyo na lang po. At hopefully, sumagot ang, ang airline company yun na nga kung anong latest information tungkol sa inyong pero sana parang, flight. Pero sana parang yung, anong tawag nun, yung sa NDRRMC, yung biglang biglang ganun. Dapat may alarm ka sa iyong telepono, papadala lang ang alert ng iyong airline na tulog ka na, kanselado kami. Dapat ganun, di ba? Yes, correct. Although may ganun ng ano ha, 'di ba? Kinukuwento sa atin ni Shelo Villaluna the other day na kapag napasok na sa system, may automatic sa system nila at least ha na magpapadala na ng text and email na kanselado na yung mga flights. So sana ganun, or na move. Para hindi naman yung kawawa naman yung mga kunwari nang galing ka pa ng Nueva Ecija ganun or tapos bababa ka ng Maynila para lumipat, tapos yung cancel yung flight mo. Ay, pambihira. Uy, Jackie, ha, importante yung sinabi mo, ha, na pack your own bags, tapos pag may magpapaki, napakidala kasi hindi na ganun, or whatever, whatever, nabibigyan ng mga rason. Wag ho, ha, wag kayong, wag niyong tatanggapin yan, ha. Tapos, syempre, alcohol, magmask, di ba, dahil nasa gitna pa rin tayo ng pandemya. No, Jackie, marami bang nakamask? Yes, so far, Casey, dito ako ngayon sa labas. Kahit dito sa labas ng airport, naka-mask pa rin ang ating mga kababayan na papasok ng airport, yung aeroplano, dito sa NIA. So, tuloy-tuloy pa rin. At yun din pala, isa rin yun sa mga requirement at paalala ng NIA management na dapat naka-mask pa rin kahit na merong, kumbaga, nag-easing of restrictions sa pag-susuot ng face mask. Tama. Anong klaseng mask? Halloween mask? Pwede ba yun? Baka pagpasok ng isang pasero dyan, yung isa naka Freddy Krueger mask, tapos yung isa naka Casa de Papel mask. Casa de Papel. Pero ano yan ha? Kasi naalala ko nung nagbiyahe kami ng mag-anak. Tatimingan mo, mga kapamilya ha, kung merong mga kumakain sa tabi mo, huwag kang sumabay. Para lang extra precaution ba? Huwag mong sabayan kumain kung katabi mo. Para lang Tony nasa Casey, ano. Kung nakikita na ng tele, naka-zoom po para nakita natin kung pakita natin. Latest update dito sa Terminal 3. So, sige nga, pakita mo nga, Jackie. Ano ba yung nakikita mo? Ayan. Okay, go. Yes, ayan. Ito ko ngayon, Tony, sa may at entrance ng NIA Terminal 3, ito yung mga pasahero na pasakay ngayon o papasok ng eroplano. Tuloy-tuloy pa rin ang kumbaga ang paghihigpit, nag-check talaga ng mga flight documents at iba pang mga kinakailangan mga para bumiyahe. At ito pa ba, ito Tony at Casey, ito yung isa sa pila, nandito ako sa gate number 2 ng NIA Terminal 3 at marami na rin mga flights, so mga tao na paalis at daladala ang kanilang bag at hopefully no na makahabol sa kanilang mga flights ngayong umaga. At ongoing pa to, Tony, kahit sa ibang gate 1, 2, 3 dito sa buong NIA Terminal 3 ay patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga tao at inaasahan na mas maraming pasahero bukas dahil sa long weekend na at para na rin sa November 1 at 2 makauwi sila sa kanilang mga probinsya. Ang tanong, Jackie, bukas nga magla-landfall yung bagyo kaya hindi natin alam. Ayun lang, Tony, kaya kailangan lang talaga mag
update ito ang ating mga pasahero sa airline nila sakaling na-canceled ang flight nila sa dahil sa bagyo. Yes. Kaya tawag-tawag lang tayo at sana sumagot ang mga airline sa ating mga tanong, Tony at Casey. Parang may duda ka, Jackie. Ha? Ay, ingat ha. Ingat mga kapamilya ha. Ingat sa biyahe. We hope that you make it on time. Yes. And to your destination safely. Yes. Oo, pag may problema, dyan lang si Jackie. Hindi aalis si Jackie dyan. Nandyan lang si Jackie. Hindi na aalis. Yes, tama ka, Casey Tony. Andito lang tayo buong buong araw para mag-update sa ating mga kababayan. Naku, tukol salamat dito sa mga flights, cancellation, at sa sitwasyon din dito sa Ninoy Aquino International Airport. Mamaya, mag-check din tayo sa Terminal 1, 2, at saka 4 kung may mga issue ba or kung okay naman ang sitwasyon. Okay. So, Casey Tony, balik muna sa inyo. And Casey, right, congratulations. Uy, thanks, thanks. Thanks, Panangga. Thank Jackie, you. Thank you for your service. Hey, grabe. O, yung mga bata, may nakita ko sa likod, ha? Pagkaingatan ng mga bata, mga kapamilya, ha? May mga kare-kare ibang bata. Oo. I'm sure all the kids are excited para lumabas, pero paminsan yan talaga. Yan ang nagdadala ng tensyon sa mga magulang pag nagbabiyahe. Ingat po ha. Ingat mga kapamilya. Sige. Oh, okay. Ayan. Sige. Partner. Ito naman. Sana naman walang pupuntahan itong pinuntahan ni Michael Deliso. No? Alamin natin ang sitwasyon dyan sa Manila North Cemetery kung saan iniinspeksyon na ang mga papasok sa sementeryo. Mike, good morning. Hi Casey, good morning Tony. Ngayong araw nga ay nakataon na ang Manila Police para sa pag-inspeksyon sa mga papasok dito sa Manila North Cemetery. Mismo si PNP Chief Rodolfo Azorin Jr. ang bumisita dito para tingnan ang security protocols na ipinatutupad. Nakaset up na ang mga tents sa entrada ng sementeryo na magsisilbing inspection area. Mayapat na lang dito dahil hiwalay ang inspeksyon para sa mga babae, lalaki, senior citizen at iba pang may special needs. Bawal po ipasok ang mga alak, baraha, bingo cards, arma, sound system, flammable materials at matutulis na bagay. Simula ngayong araw din ay pansamantalang ihinto ang paglilibing at cremation. Bawal na rin magpasok ng sasakyan sa sementeryo, kaya po simula rito sa may bukana ng sementeryo ay kailangan nang maglakad sa papasok. No? Medyo mahaba po yan at medyo malayo dahil napakalaki nitong sementeryo. Pero pinag-aaralan nga ng pamunuan ng sementeryo ang paglalagay ng tricycle sa loob para ibiyahe ang mga citizen at iba pang may special needs. May mga ipagagamit rin na wheelchair para sa mga may hirapang maglakad. Reklamo nga lang ng ilan na bumibisita, lalo yung mga matatanda, yung mga bagdakaran at kakulangan ng kakulangan at saka yung mga maruming banyo. Ayok. Narurumihan ako eh. Walang kain, walang ano. Ganon. Oo. Hirap mag malayo mag CR dito, kaya kailangan bago ka pumasok mag CR ka na para hindi ka na makikiano doon. Meron naman ako nag CR dito. Ayun lang, nakikita ko maraming pumipila. So inaayos po namin lahat, of course nililinis natin. Meron pa pong mga ibang hinahabol na binigay ko pong instructions kay Director Yayay Castañeda na sana po ay magawa na agad ng paraan bago pa ho dagsain tayo sa October 29. Casey, kahapon ura-urada nang ipinaayos ang mga banyo at naglagay na rin ang 60 portable toilets. Pati nga itong lumang arko sa entrada ay mabilis na rin ipinarenovate. At yan ang latest mula rito sa Manila North Cemetery. Balik sa inyo dyan, Tony and Casey. Maraming salamat. Maraming salamat. Alam mo, Michael, nami-miss ka namin ni partner Casey. Kasi naalala namin yung stinger ng dating plug ng teleradyo. Yung ikaw yung nagsasalita. Tapos, nakasurvive. Dapat ikaw yon, Michael. Eh, tama-tama dyan sa mga sementeryo. Yan yung mga... Ano? Hindi nagsurvive? Ay, hindi ko na nga tinuloy. Ikaw talaga, partner. Michael, kamusta ka na? Yes, Tony, nakasurvive pa rin. Ayan, ang gusto ko marinig. Alam mo, Michael, ha, pinag-uusapan namin kahapon ni Kuyang Jeffrey Arnaez. Ikaw ay isa ka palang parang American gladiator. Nakikita ko yung mga post mo. Saan? Kasi hindi mo nakikita. Tumutuloy ng baging itong si, baging, itong si Michael Deliso. Anong tawag mo doon, Michael? Ano yung Spartan? Mga... Spartan ba? Obstacle course. Yan ang Spartan. So, nasali ako dyan. Spartan. Wow. Oo. Chinelas dati, di ba? Hanggang ngayon pa ata. Or wala na. Ang hirap niya na, Mike. Ang hirap niyang ginagawa mo kasi body weight mo yung dala mo dyan, di ba? Gulat na gulat ako. Ang bilis sa umakyat ng lubid ni Mike. Di pag merong biglang bumangon dyan,
di mabilis ang karipas mo. Oo. Oh, parang training na natin yan sa coverage, yung lasareno, pag mga nagko-commute. Siguro, yung araw-araw din ang obstacle natin sa buhay. Dahil mapapasok na lang natin sa sport. Aba. Maganda. Ang ano na, maganda na existential ng, and yes, ano. Ang mga symbolism eh. Mm-hmm. Pero actually yan, oh, galing-galing Mike. Ako'y na-amaze ako. Sa iyong dexterity and agility. Hahanapin ngayon ni partner Casey. Ano ba yung pinagsasabi ko daw? Ano bang ano mo? Insta? IG. Follow IG. May music. I-add mo ko ha, teka. May music pa dapat yun. Yung habang umaakin ng lubid si Michael Delisio. Yung ano yun? Yung lumang music ng American Gladiator. Michael Joe Delisio. American Gladiator. Wow. Ikaw ba to? Di ba? Kala mo, di ba, le? Mamaya, tiye, papakita grabe, natin. Grabe, mga kapamilya. Michael_Deliso, follow na. Yes. Michael, grabe, ha? Oh, di ba yung mga tinatawid ni Michael ng mga, obstacle, di ba? Ikaw ba, correspondent ka talaga, Mike, ha? Ano itong mga pinagpapopost mo dito? Itatag ko dito si Ma'am Jing Reyes. Loka lang. Ano yan? Survival training yan. Tamang-tama para sa mga reporter. Pag na-assign sila sa mga areas of conflict and hazard. Di ba may mga ganun? Parang si Jeff Canoy, di ba? Yun yung kanyang training speciality. May isang post dito. Na hindi pang conflict. Parang gagawa ng conflict. Michael, oops, saan napunta yung usapan? Grabe. Or itong post na magkakaroon ng kapayapaan pag ito yung naging... Pag yan naman ang post. Oh. Michael, pinagpipiesta ka na ni partner Casey. Hindi. Michael, thank you so much, Mike. Thank you so much. Thank you. Take care, ha. Meron pa isa. Yes, of course. Dahil hindi pong makukompleto ang ating pag-iikot sa mga on-the-spotter. Kung hindi naman natin kakamustahin, ang sitwasyon naman dun sa Manila Memorial Park sa Paranaque. Alamin natin ang sitwasyon doon mula sa ating on-the-spotter, si Jack Batalyones. Jack, good morning. Yes, good morning, Tony and Casey. No? Sa mga nais punta sa Manila Memorial Park sa Paranaque, maganda kung mantalan nyo na yung sitwasyon ngayon dahil inaasahan nga over the weekend ay magiging maulan and at the same time, maluwag pa ang sitwasyon. Dahil ayon, Tony and Casey, sa park manager dito, no? Malaki-laki yung numbers na in-expect nila na pupunta simula bukas hanggang November 1. Ako, matagal na ako nagko-cover usually sa Manila North Cemetery, na dyan yung figures na 1 million. Pero apparently, dito sa Manila Memorial Park, sa Paranaque City, ang inaasahan nila na dadagsa simula bukas hanggang November 1 ay 7 to 10 million. Actually, medyo pinaulit ko nga yung figures kung ganun talaga. Pero yun nga sabi nila, 7 to 10 million na katao ang in-expect nila na dadagsa sa sementeryo simula bukas hanggang November 1. Pero yun nga, nakita natin, no, may mga ilan-ilan na pumunta na sa mga punto. Yung iba dyan naglilinis and at the same time, yung iba ay talagang dumalaw na rin kasi nga umiiwas sila na sumabay pa sa bulto ng mga tao na darating nga over the weekend. And yung mga naglilinis kasi ng punto, since private cemetery ito, hindi naman siya katulad ng Manila Memorial Park, ng Manila North Cemetery na government cemetery, no, na medyo may rules talaga na sinusunod. Pero as of yesterday, pwede pa maglinis ng mga nicho yung mga tao doon. And today, ina-expect na magpapaskil sila kung ano yung mga bawal ipasok doon sa sementeryo. Paalala sa mga pupunta, bukas ang Manila Memorial Park na October 29 at 30 mula 6 a.m. hanggang 6 p.m. Then sa October 31 hanggang November 1 ay magdamag itong bukas. So 24 hours siyang bukas sa October 31 and November 1. And sa November 2, balik na ulit sa 6 a.m. to 6 p.m. At isa nga ang sementeryo na ito. Ayon sa NCRPO na kanilang tututukan din at pababantayan. Actually, ayon sa NCRPO na sa 10,132 na ang kanilang itatalagang tauhan ngayong buntas, 3,879 dito ay mula sa PNP, habang yung nalalabi ay mula sa Augmentation Unit at Advocacy Groups. Tony and Casey. Jack, dyan ba sa Manila Memorial Park, pinapayagan ba nila magtayo yung mga pop-up booths na nagtitinda ng mga snacks? Yeah, yung sa ano, no, yung pre-pandemic, yeah, pinapayagan doon kasi nga para sa may makain. Pero I don't, hindi ko pa sure
yung rules ngayon, no? Kasi nga ang actually kaya din nila inaasahan na mas marami yung numbers ngayon, yung 7 to 10 million kasi nga daw is 2 years na talagang na-deprive yung mga tao sa pagbisita sa mga nicho. So ngayon nga in-expect nila yung mas malaking numbers. Kanina nakita din natin, no, na medyo naghigpit na, may mga fast food chain na may mga mag-set up ng booth after sponsor nila dun yung mga no parking signs dun eh. Yun sa ngayon, naghihigpit na sila dun sa parking sa loob. Okay. Pero other than that, wala pa naman tayo nakita, yun nga, maluwag pa yung mga daan. And lilinawin ko rin later, no, dun sa park administration kung ano yung mga bawal. Yung kumbaga kailangan ba naka-face mask kasi open area naman ng Manila Memorial Park. Pero yesterday, tinanong ko sa kanila kung required ba yung face mask. Mm-mm. And sabi nila hindi, pero I have to double check pa rin yun, no, later. And at the same time, di ba dun sa Manila North Cemetery is na monitor ko na kailangan may vaccination cards para sa mga bata, I will find out then later kung magkakaroon sila ng rules regarding that. Oo. Ano, alam mo ako, partner, mga two weeks ago pa ako start maglinis, start mag-maintain nung puntod ng lolo't lola ko. Para nga hindi na kasi may kahit yung hindi lang yung rush nangyayari dun sa mismong araw ng mga patay, yung the days leading to it, dun din nagkakaroon ng rush. So ako inunahan ko na yon para nakaayos na sila, para pag nabisita na sila ng mga kamag-anak namin, maayos na. Well, at saka dahil nga itong weekend na to, inaasahan na baka magiging masungit ang panahon, Jack, o mahirap din, ano? Yung mga tao dyan ay pupunta sa mga puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay, tapos maulan at maputik. Yung mandamod sa lugar na yun, so talaga magiging maputik yung situation doon at wala talagang masisilungan doon sa area na yun. Yeah. Nga pala, no, kahapon din, nagtanong-tanong na rin ako doon sa mga naunang pumunta. No? Sabi ko po kung they prefer ba na huwag na rin mag-mask pag pumunta sa mga sementeryo kasi nga, na tayo dahil open area. Pero ayon doon sa karamihan sa aming nakausap is they still prefer na mag-mask pa rin. Lalo na nga pag marami ng tao, kahit open area pa, alam nila na nandun pa rin ang threat ng COVID. So they would prefer na mag-mask pa rin kahit open area yan. Ako naman I actually welcome na gano'n ang attitude ng mga tao pa rin ngayon na hindi pa rin sila nagpapakakampante. Kahit na nga po nagluluwag na unti-unti, indoor and outdoor, sa sariling kusa nila, gusto pa rin nila na may katiyakang hindi sila ganun kalantad, di ba? Hindi exposed. Sige. Alright, so thank you so much. Thank you so much, Jack. At maraming salamat po. Yeah, thank you. Congratulations, Casey. Uy, salamat. Thank you. Uy, narinig ba nung anak mo yung pagbati mo ng happy birthday? Yeah, oo. Nung night noon, naparinig ko naman sa kanya. Natuwa naman siya. Okay. 31? Ilang? Salamat ulit. 31 years old na? 31 years old. Anak. Hindi naman. 10 years old. Okay, Jack. Thank you. Alright, bye. Kung sabihin mga 13 years old nag-asawa si Jack, grabe ka naman. Hindi na. Anyway, so salamat po sa lahat ng ating mga naging auto spotter sa umagang ito, sina Bianca Daba, Jackie Manabat, si Jackie Pascual na sa airport na matutulog, si Michael Delizo at si Jack Batalyones. Mga balitang pag-uusapan sa maghapon, ihahatid ng ating mga on the spotter. Issue spotted. Partner, ha? Hindi lamang yung mga kabaro natin mismo na nagtatrabaho na sa media at mismong mga, sabihin na nating mga ano na, no, full-time journalists ang sinasabing nanganganib o nangangamba na merong banta sa kanilang kaligtasan, kundi daw pati mismo yung mga campus journalists. Ha? Meron din palang mga ganong klaseng mga pangyayari lately na pati sila o ilan sa kanila ay nakakaranas na rin daw ng mga banta sa kanilang sariling kaligtasan. So, gano'n na ba? Pati ba yung mga campus journalists ay nagiging ano na rin, na tawag din, pinupuntiryan na rin ng mga ano ba ang tawag doon? May mga kapangyarihan, gano'n? Or yung, masasamang loob? Or yung masyadong manipis ang balat pero makapalang mukha. Na kapag sila ay binatikos, ay binebueltahan nila, pati yung mga campus journalists. So that, to me, is talagang sobrang ano na yan. Ha? Parang
kawalang hiyaan na yon at parang feeling ko hindi na talaga marunong tumanggap ng batikos dahil bat may ginagawa talagang kabuktutan ng mga taong ito. Eh alamin natin na mula sa ating magiging panauhin ay tama ba? Diretso na tayo, di ba? Okay. Sa ating magiging panauhin, siya po ay makakapiling po natin via Zoom, Zoom, Zoom! Papaya! Si Professor Danny Arao ng UP Journalism Department. Tama ba, partner? Journalism Department. Prof. Danny, good morning. Tony and Casey. Yeah. Magandang umaga, Tony at Casey. Salamat po sa muling pag-invita. Yes. Ito bang mga naririnig-rinig namin na ulat na pati ba yung mga student journalists, campus journalists, ay sila mismo ay nagiging lantad na rin sa mga banta sa kanilang kaligtasan? Totoo po yan. Sa katunayan, hindi na bago yung harassment and intimidation sa kasalukuyang administrasyon. Kahit sa mga nakaraang administrasyon, noong panahon pa ng batas militar, talagang yung mga campus journalists ang pinupunteriya dahil sa kalidad ng kanilang pagbabalita na kadalasan ay critical po sa mga nasa kapangyarihan. Kaya itong nangyayari ngayon, pagpapatuloy lang ito ng karahasan po ng nakaraan. Mm-mm. At saka hindi rin bago, no, partner, mabanggit ko lang, partner at Prof. Danny, hindi na rin bago yung may mga kapangyarihan na talagang sinusubukan nilang gamitin ang kanilang impluensya kahit na sa mga campus journalists. Patunay na lamang yan, nung naging editor-in-chief ng Philippine Collegian ng aking lolo, si Renato Constantino. Nung mga panahon na yon, nagsusulat din siya laban sa gobyerno. At kahit na nung mga panahon na yon, eh pinadadama din ng establishmento ang puwersa nito sa mga sa kanya, no, bilang campus journalist at editor-in-chief ng Philippine Collegian. So parang patuloy lang to eh, na, you know, the establishment will always try and find a way to flex their muscles, no. Nasa sa atin talaga kung paano tayo magpo-push back at ipaglalaban ang ating ginagawa. Bigyan mo nga kami ng example, Prof. Danny. Ano ba ang mga natatanggap na banta ngayon ng mga nasa ano ba Philippine Collegian, for example, diyan sa UP? Apo. Sa Philippine Collegian, nandyan yung relentless na red tagging. Unfortunately, gaya ng nabanggit nga ni Casey, kadalasan galing ito sa mga gobyerno, yung pandarahas, panggigipit. Pero yung red tagging ginagawa hindi lang ng NTF-ELCAP, lalo na nung panahon ni Duterte. I'm sorry to say, kahit meron tayong ilang mga kolumnista, sa halimbawa, sa isang broadsheet na nakabase sa Intramuros, na talagang wagas kung mang-red tag at dinadamay niya yung campus journal, yung mga campus journalist, pati na yung Philippine Collegian, yung UP Diliman Student Council, pati yung buong Universidad ng Pilipinas kung saan siya graduate, eh talagang binibira niya. Kaya ngayon, medyo kakaiba yung sitwasyon dahil hindi lang ito directed from the government or emanating from the government. Sometimes it comes from those who support the government from other sectors, including the media. So merong ganong nuance sa kasalukuyang panahon. Tapos yung isa pang complexity rito, yung mga troll at saka yung army talaga ng disinformation ginagamit para maghasik ng lagim at sirain yung buhay, mental health ng mga estudyante. Para lang magbigay ng konting anecdote, merong ilang mga estudyante na campus journalists din sa UP Diliman na napilitang mag-deactivate ng account nila sa social media dahil matindi talaga yung natatanggap nila na messages. Minsan hindi lang simpleng pambabastos, lalo na sa kababaihang student journalist. Minsan may mga rape threat pa, may mga death threat pa na ginagawa. Kaya ganun katindi. Importante, yung, Prof. Danny, na mapag-usapan to ngayon dahil hindi lang ito nangyayari sa ngayon. May epekto to sa kinabukasan, hindi exactly. ba? Kasi ito ang mga future journalists na magtatanong, mag-uusig, magiging relentless, no, sa pagtatanong at paghahanap ng katotohanan. Kapag ngayon pa lang, no, ay tinanggalan na sila ng pakpak, sino pa ang tatayo bilang tagapagtanggol ng demokrasya sa kinabukasan, Prof. Danny? Tama po yun. Kaya nga it makes sense for the government na as early as now, talagang mandarahas na sila.
ng mga kabataang periodista natin. Hindi na nila hihintayin pa na graduate sila. Pero at the same time, sa bahagi naman namin bilang mga faculty ng journalism, as early as now, sinasabihan namin at pinapaalala namin sa mga estudyante na ngayon pa lang ipaglaban na natin sama-sama yung pagpapanumbalik ng anumang natitira pa sa ating kalayaan sa pamamahayag. Kumbaga, they're harassing them young, so we are preparing them young as well para yung challenges sa mga susunod na panahon, kanilang mapapanindigan. Yung pinakamabilis na reminder lang naman sa mga estudyante, huwag nilang kimkimin bilang individual ang anumang pinagdaraanan nila, sama-sama nating iproseso ito, at maging bahagi sila ng mas organisadong pagkilos para sa paglaban sa kalayaan sa pamamahayag. Pag ganito bang may mga natatanggap na mga banta, yung mga student journalists, binibigay alam nyo din po ba ito sa mga otoridad? Opo, magandang tanong yan. Sa bahagi ng UP College of Mass Communication, sa aking pagkakaalala, 2 years ago kasi niredtag yung college publication na Tinig ng Claridel at saka yung isang student organization na ako yung faculty advisor, yung Union of Journalists of the Philippines, UP Diliman. Naglabas kami ng strongly worded statement directed against Colonel Parlade na siyang spokesperson ng NTF-ELCAC na kapag may mangyaring masama sa aming mga estudyante, siya yung pangunahing mananagot. Kaya yung mga ganong klaseng pagtindig para sa karapatan ng mga estudyante at para sa kabutihan din nila, patuloy namang ginagawa yan. Saka syempre, bukas naman sa pakikipagdialogo yung administrasyon ng UP Diliman. Bagamat hindi ako bahagi ng administrasyon, dinawin ko lang, through the years, napansin ko naman yung pagiging bukas sa iba't ibang pakikipag-usap sa otoridad. At saka syempre, ang kailangang pangalagaan natin dito, yung safety and security ng ating mga estudyante. Kaya whether administrador ka o ordinaryong faculty na tulad ko, tutulungan at tutulungan po natin sila. Mm-mm. Prof, matanong ko lang, obviously yung red tagging, sabi nga ni partner Casey, kahit noong pampanahon ng papa niya, red tagging, lolo pala, sorry, nangyayari na noon. Ano? Kapag ganun po ba, masasabi ba natin na hindi po talaga na, how will you say it, na na-penetrate or na-influence ng mga makakaliwang grupo ang panunulat na ginagawa po din ng mga campus journalists? Okay, whether kaliwa, kanan o gitna yung paninindigan ng mga estudyante, kumbaga hindi naman yan pangunahing issue. Ang issue na na gusto nating idiin sa kasalukuyang panahon, kasalanan ba ang pagiging critical? Ang pagiging critical ba ay bahagi ng pag-aaral ng mga estudyante? Ang mabilis na sagot dun sa huling tanong, yung critical thinking, inherent yan sa liberal education na dapat na ginagawa, hindi lang sa UP, kundi sa iba pang mga universidad. Maybe I should rephrase my question. No? Hindi lang po yung makakaliwa, but I was going to say siguro pala, para tumbukin ko na lang, yung talagang masasabi nating subversibong pamamahayag na, yung tipong meron talagang outward call na talagang dapat sirain ang gobyerno. Ganun. Alam po ninyo, yung ganyang klaseng tinatawag nating revolutionary journalism, yan yung perpetrated ng ilang publikasyon gaya ng Ang Bayan, Liberation, na talagang malinaw na ito ay bahagi ng underground movement. Paminsan-minsan, pagka nakikita natin online yung kanilang publikasyon, may panawagan talaga para sa revolusyon. Kung babasahin natin yung Philippine Collegian at saka yung iba pang mga campus publications or even the alternative media for that matter, kasi nabibilang din naman sa alternative media yung campus press, wala namang outright na panawagan para magrevolusyon. Ang panawagan ay baguhin ang sistema. Minsan sasabihin mo, revolusyonaryo ba yung sabihin mong patalsikin yung mga nasa administrasyon? Not necessarily, kasi ito ay lehitimong pagpapahayag ng saloobin ng mamamayan at saka yung pagpapatalsik, pagpapatanggal, maaaring gawin yan sa iba't ibang proseso. Proseso ng election, proseso ng impeachment, yung forced resignation ng mga tao. Kumbaga pwedeng mangyari yan.
Kaya yun yung dapat nating linawin. Hindi porke critical, hindi porke progresibo ang isang nilalaman, automatikong panawagan na ito para sa armadong pakikibaka yun, o kung anuman. In fact, I would even argue na yung discussions on the armed struggle, these are valid topic kasi nangyayari, yun naman yung katotohanan sa kasalukuyang panahon. Kahit sa dominanteng media gaya ng ABS-CBN, kino-cover din yung anibersaryo ng CPP, ng NPA, ng NDF, hindi dahil sa nakikisimpatya yung ABS-CBN doon, kundi ito ay mahalagang istorya na kailangang malaman ng mamamayan. Kung mailalarawan nyo sa amin ngayon, Prof. Danny, kung ano ang paano tumitibok ang puso ngayon, kung gaano ka buhay ang campus journalism, paano niyo ilalarawan sa amin yan ngayon? Sa aking palagay, buhay na buhay din naman yung campus journalism, bagamat naapektuhan din ito ng pandemya na talagang na wala yung face-to-face interaction at hindi natin nakikita yung print version mismo ng mga publikasyon. Pero online, buhay na buhay at nakikita natin yung round-the-clock coverage nila on burning issues of the day. Mahirap mag-generalize eh, kasi merong ilang mga universidad na dahil sa sobrang pagsikil sa campus press, talagang hindi na nakakapag-produce ng kahit isang issue o kaya ginigipit dahil sa funding. Pero sa kaso ng Philippine Collegian at sa iba pang mga universidad na alam natin na nakakapag-publish din naman despite the challenges, masasabi nating buhay na buhay naman. And they matter enough to be red tag. Yun yung isang indikasyon natin. Kasi kapag ka ikaw, wala nang masyadong impluensya o wala ka nang masyadong boses sa komunidad, hindi ka na i-red tag. Pero kapag epektibo ka sa pagbibigay ng alternatibong pagsusuri sa nangyayari sa lipunan, talagang gigipitin ka at isa subject ka to harassment and intimidation. Kaya yun yung isang indicator din natin ng sa effectivity ng campus press. Yeah. Sa kabilang banda naman, paano tinatanggap ngayon yung mga inilalabas ng ating campus journalists? Yung mga mambabasa, yung constituents no, nitong mga campus journalists, kasing buhay din ba? Kasing sigla din ba ang pagtanggap ng impormasyon na ito? Okay. Sa teorya kasi, ang press meron talagang organizing capability. Parang nung panahon ng Katipunan, di ba? Yung kalayaan ay naging mekanismo para makapag-recruit ng mga miyembro sa ilalim ni Bonifacio. Ngayon, dito naman sa campus press, meron din namang organizing capability pa rin ito at kapag nakikita ng mga student leader at saka ng iba pang mga miyembro ng student movement yung iba't ibang mga issue sa pamamagitan ng campus press, talagang na-encourage sila na ipagpatuloy yung kanilang ginagawa at magbigay ng updates din dun sa campus press. So kumbaga may ganong symbiotic relationship. On one hand, may editorial independence yung campus press vis-a-vis the student council at iba pang mga student organization. Pero yung pagre-report nila hinggil sa nangyayari sa student movement at saka sa overall national situation, naroon at naroon din yon. Kaya kung epekto at epekto ang pag-uusapan natin, Casey, hindi pa rin nawawala yon. Kumbaga yung relevance ng campus press nandyan pa rin. May tanong ka pa on the kasi may sabihin lang din ako. Gusto ko lang din i-congratulate. Babatiin ko rin. Ang bulatlat. Lahat na bumubuo ng bulatlat. At saka congratulations din sa McLuhan Fellowship. Salamat. Mabiyahe ka ng Canada. Congratulations. Sama ka. Pack your bags. Pack your bags, Danny. Hindi talaga. Congratulations sa bulatlat. Patunay lamang talaga na Matapos ang pinagdaanan ninyo kayo po ay nare-red tag pa ng NTF-LCAC at butit isinantabi din po yon, di ba? Na hindi na po natuloy pa yung kanilang balak na ipasara yung online website ninyo ay kayo pa ay ginawaran ng Award of Distinction ng CMFR. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din sa CMFR. Mabilis lang ito. Doon sa mga abogado namin sa National Union of People's Lawyers, lalo na si Josa Dainla na talagang nandoon magmula noon pa. Hindi lang dito sa blocking ng website, kundi pati na rin sa cyber attack. Siya rin yung abogado namin doon. At saka syempre sa Curio Media Foundation ng Sweden,
na tumulong talaga sa amin doon sa cyber attacks at saka doon sa iba pang technical na aspeto para masigurado na up and running yung aming website. So yon, hindi na ako iiyak sa puntong ito, pero malaking bagay talaga yung ano, yung award na ito, yung award of distinction, hindi lang dahil sa 50,000 pesos na nakuha namin, kundi dahil parang may validation din ito sa kahalagahan ng alternative media. Kaya natutuwa kami ibigay ito, kasi usually I'll just put it on record, CMFR awards such distinctions usually to individuals, person specific yun eh. Parang McLuhan Fellowship ni Casey. Pero ngayon, binigay ito sa isang organisasyon, which makes a lot of sense. Kasi ang nature talaga ng alternative media, we work as a collective, we work as a group. So hindi mo talaga ma-pinpoint na isang tao lang talaga yung kumikilos para sa bulatlat o siya lang talaga yung decisive dito. So we work as a group. Kami ni Len Olea, ni Janice Eliao, Deng Umil, at sa mahaba, si Richie Ocam, at iba pang, at yung mahabang listahan ng mga taga-bulatlat. So para sa kanila ito, para sa ating lahat, para sa alternative media, at para na rin po sa bayan. Maraming maraming salamat at congratulations po muli sa inyo, Prof. Danny, at sa lahat po ng bumubuo ng inyong grupo dyan sa bulatlat.com. No? Yeah. Maraming salamat po. Thank you po. Oo. Ay, nako, partner. Naging student journalist din si Supreme Commander-in-Chief. Ha? Kung hindi niyo po batid, si Supreme Commander-in-Chief ay naging tagasulat po ng, hindi, labiro lang. Siya po ay naging senior writer sa The Catalyst sa Polytechnic University of the Philippines. Ako po ay never naging student journalist sa UP. No? Hindi ako nakapag-apply sa The Collegian. Pero meron silang parody lagi na nilalabas every year dati. The Comedian. Tuwang-tuwa ako doon. Parang gusto ko sana doon ako makasali, pero hindi rin ako nakasali doon. But The Comedian was such a laugh trip yun, mga kapamilya. Wala, ewan kung meron pa ngayon yun. Yung parody version nila. Sometimes they come out with it kapag yung April 1. April Kasi Fool's Day April edition. Fool's. So The Comedian. Well... Anyway, so mabuhay. Mabuhay ang mga student at campus journalists sa ingat-ingat lamang po, syempre, sa inyo pong pamamahayag. Kami po ni Partner Casey ay magbibigay daan po muna sa ilang mahalagang mensahe na aming pinakamamahal na sponsors. Ha? At syempre, ang mainit na pagbabalita ng ating, teka, makakapagbalita ba ating on-the-spotter na si JK Pascual habang nakapila siya sa NAIA 3? Nasa runway na siya ngayon. Ayun na, grabe. At ang mainit na pagbabalita ng ating tagabantay sa mga airport na si JK Pascual. Magbabalik po kami sa ilang sandali po lamang. Dito pa rin po sa Teleradyo. On the spot. Sa talas ng kanilang isip, lahat ng issue bubusisiin. Hindi ganoon kadaling magkaroon ng access to information. Hanggang ngayon parang napag-iwanan ng panahon. Sa mga usapin, walang palalampasin. Alamin natin na ang detalye. Kung pinapakalat nila itong ganitong klase mga kasinungalingan, mga gawa-gawa lamang, nakakabahala din. Kami po ang maghahatid po ng unboxing ng mga balita dito po sa Tambalang Karton. Kakanturing Tony Velasquez. At Constant KC, Carmina Constantino Torres po. Ang ating kakulitan sa morning. Umaga, sa Teleradyo. On the spot. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga sa nag-iisang... Mga kapamilya, eto na po humantong po tayo sa puntong ito na aking mismong co-host ang siya mismo magiging panauhin po natin. Yes, Tito Tony. Yes, akita mo naman. Parang ano lang to. Ano ba yung mga programa sa Channel 2 natin sa umaga? Gandang buhay! Or ito yung ibang klaseng Tony Talks. wag na yon. Anyway, so, hindi pa pala. Pwede muna tayo call-itans. Alright, sige. So, ating pong aalamin muna, naging sagot na ating mga kapamilya sa labas ng himpilan sa ating call-itan question for today. At yan pong itinanong sa kanila ng ating on-the-spotter si Larizly.
May gusto kang sabihin sa mga isyong ating tinalakay? Tawag na! Text na! Kulitan na! Sa ating kulitan question for the day, tinanong natin ang ilan sa ating mga kapamilya kung sa tingin ba nila ay sapat ang ibinibigay na proteksyon ng gobyerno sa mga mamamahayag. Narito ang kanilang mga sagot. Parang may kulang po. Kasi hindi mangyayari mga bagay na ito. Kung support ang ano nila, protection sa mamamahayag. So hindi po kayo kontento? 50-50. Gaano kahalaga po ba yung media man? Malaki po ma'am, lalo-lalo na po sa mga nakarapat-dapat natin malaman sa mga nangyayari sa kanila. Sa ngayon ng aking obserbasyon ba, medyo may ano, hindi ganong hindi ka katulad yung pagka ano ni Percy Lapid yung mga sinasabi niya, di ba? Kaya lang, hindi natin alam. Pero bigyan natin ng chance, baka sakaling mabago. So ang opinion niyo po, hindi kayo kontento? Oo, sa nakikita kong ano ngayon. Hopefully na mas madagdagan yung protection sa mga ano natin para lahat naman ay magkaroon ng safety kahit saan mag ano, di ba? Siyempre, tutuloy talaga yun dahil ano yun eh. Ilan talaga makikita kung sinong gumagawa na nun. On the spot, dito sa Maynila, La Rizli, ABS-CBN News. Mga kapamilya, kita mo na. Ito, gagamitin ko na yung pang voiceover ko na mga modulation. Ha? Ito, ituro po sa akin ito ng aking Supreme Commander-in-Chief. Mga kapamilya, kinikilala nga po ang anchor ng ABS-CBN News, ANC, at ng Teleradyo si Carmina Constantino Torres bilang 2022 Marshall McLuhan Fellow ng Canadian Embassy sa Pilipinas at ng Center for Media Freedom and Responsibility. Tinanggap ni Carmina ang prestigyosong McLuhan Fellowship mula sa Chargé d'Affaires ng Embahada ng Canada na si Colin Townsend. Pinuri ni Townsend si Constantino dahil sa anya ay pagpursigin itong mailahad ang katotohanan, paghimay sa samut-saring issue, at walang takot na maghayag ng mga may hirap na katanungan. At dahil dyan, may inihandang sorpresa! O, kita mo naman, parang naging Boss Peter bigla. Hey, grabe! May inihandang sorpresa ang inyong on-the-spot family! What? Partner, panoorin natin to! Oh, dear. Congratulations, Miss Casey! Sobrang deserving niya po sa award na to. On cam, she may look intimidating because she asks straightforward questions and she really knows what she is talking about. Pero off cam, sobrang generous niya po sa aming mga batang reporters. She praises us if we do well and she also gives us pointers on how to do better when it comes to live reporting and also anchoring. So I am very honored and thankful to be mentored by a Marshall McLuhan awardee and I can only hope and pray to be half as good as the journalist that you are. Congratulations po ulit and more power! Babatiin lang po natin ang kasamahan namin po dito sa ABS-CBN na lumilingon sa pangalang Carmina Constantino na isa pong Marshall McLuhan Fellow. Ayan, paano galing sa gobyerno ng Canada yan. Ayan ay isang prestigyosong fellowship. Partner, ha? Congratulations, Casey. Congrats. Hindi naman na nakakatakataka yan kasi siyempre kapamilya, taga-ABS, siyempre magaling. Congrats, Casey. Alam mo, partner, palagi tayo minomonitor ni Casey. Kaya I'm very sure nakamonitor sa atin yan. Oh. Kasi kailangan niyang makuha ang masa. Kasi alam mo, kaya pala. Oo, nakamonitor yan. Oh. Kahit gusto niyan makuha yung masa, busy yung mga ano ngayon, kalabaw. Nakapila na naman doon sa bahay niya kasi malidig muna siya. Lalo pat ganyan, McLuhan Fellow pala siya. Naku, siyempre may exposure sa international audience ba? Okay? So kailangan talaga maging super ganda si Carmina Constantino.
Ayan. Congratulations, Casey! She will be away for 2 weeks at pupuntay ng Canada. Tapos iikot siya sa buong Pilipinas to do some lectures. Okay? Congratulations. Casey, okay. Congrats at 5.5 lang, ha? May bilin pa pala. May bilin agad. Casey, congratulations. Such a well-deserved honor and accolade. You know, I can't count anymore. I've lost count how many times we've seen you go viral with your jaw-dropping interviews, but this is a testament to how great of a journalist you are and how you shine a bright light for the future of journalism. So congratulations. I can't wait to see you in Canada. Hopefully you will bring my pasalubong of Benguet Coffee and Ensaymada. I'll see you soon. Congratulations, Casey, Carmina, Tita Casey, lahat na ng mga tawag ko sa'yo. Eh ngayon may bago na akong tawag sa'yo, Marshall McLuhan Fellow 2022. Sobrang congratulations, deserve na deserve yan. Siyempre, welcome to the club at salamat sa iyong ginagawang serbisyo sa publiko araw-araw sa pagbibigay impormasyon at siyempre sa pag-make sure, nag-English ako bigla kasi ENC eh. We're always making sure that the truth prevails in every situation, in every interview, in every story that you do. Again, congratulations. Mahal na mahal ka namin. Busy yung mga kasama ko, obviously. Uy, isang pa congrats naman kay Casey. Oh. Congrats! My beautiful friend, Carmina! Congratulations! Naghanda talaga kami para sa'yo. Nakalimutan ko lang i-invite. Congrats! Congratulations, babe. Congratulations, mom. We're so happy for you. We're proud of you. And this is only an affirmation for all the time, effort, and passion that you put into your work. We love you. Aww! Gabi! Kumpleto ba silang lahat doon sa last message? Nandun mo lahat. Pati si Tisha nandun. Nagsasalita na ba si Tisha? Oh, sinasabi niya, I don't like it. Ito, Tisha, sabihin mo na, I like it. I like it so much. Oh my God. Guys, bakit ganyan? Hindi tayo sanay ganito. Why? Alam mo. Now, how did you do? Partner. Siyempre, marami kang mga tagahanga. Meron kang mga Casey Constantino fan page. Nakikita niyo ba yun? Grabe, bawat screenshot ni Casey, bawat ngiti, bawat tawa, naka-freeze, naka-screenshot, grabe. Ang hindi nyo palang nga i-screenshot kapag merong, walang ganito. Ulit. Pag merong? Hindi pa, ito na lang. Ayun, hindi nyo nakikita pag sumigaw na si partner Casey ng Darna. Nagbabago ang nyo na. Oo. Kasi kakala nyo, ka-sweet-sweet niyan pag off-cam. Pag on-cam na at may kaharap na hindi matinong sumagot. Yan na! kailangan. Ganon, sige. Sobra naman. Grabe. Uy, salamat at partners. Thank you. Kaya si Supreme Commander. Nakaisip niyan. Aba, si kinakabahan tuloy ako. Baka may kapalit. Meron yan. Ay, hindi, walang kapalit. Meron. Guys, thank you. You know, saglit pa lang ako dito sa Teleradyo. Saglit pa lang ako dito sa On The Spot. Pero sinabi ko naman to sa iyo, partner. Yung pangalawang linggo ko pa lang, I really felt that I'm with my people. Yeah. Dahil yung passion talaga, yung puso ng mga taga-Teleradyo, alam nila kung bakit sila nandito. At nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Eh, ganun din naman syempre, pati yung mga nasa kabilang parte ng bakod. Nasa ABS-CBN News Channel, kahit na paanong very limited ng resources, alam niyo naman po, mga kapamilya, talagang kailangan. Araw-araw yun, ha? Pinupursigi po namin syempre na maihatid pa rin po ang tamang balita. Balita. Emphasis on tama at mapapanawang balita. Yan, sorry, last na. Yeah. Thank you, babe. Grabe! Aba. Merong magandang padala pa dito ang ating ANC boss na si Nadia Trinidad. No, really? Ay, meron palang bilao na pinadalo. Nadia Trinidad, thank you so much. Hindi lumalabas yung asawa ko. He's a very private person. But thank you yes, for... Si Noel. Salamat. And thanks to the boys, Antizia. Yes. Cristiano, Santiago, Mateo, and Leticia. And Leticia. Thank you. Alright, so mga kapamilya, eto't bago tayo mag-farty-farty dito sa Teleradyo On The Spot.
Alamin muna natin kung ano naging sagot ng ating mga pamilya sa ating Call It and Question. Ito po, mula po sa ating mga Facebook viewers, si Ma'am Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Ang sabi niya, hindi po, sabi lang nila iyon, mas inuna pa nila ang pansarili nilang kaligtasan. Kung totoo man yan, sana lang tuparin nila para hindi na maulit ang nangyari kay Cap Percy Lapid at iba pa. Mula kay Virgilio de Delis, no, sa klase ng takbo ng mga bagay-bagay ay hindi ako kontento, lalo na sa mga kontra sa gobyerno. Pero ang mga kakampi ay kampante lang, di lang sa mga mamamahayag siguro, kita na basta kontra ka sa gobyerno o sa isang malakas na tao, eh may peligro ka. Baka darating ang panahon na wild, wild west na ang mangyari sa atin, huwag naman sana. Eto, napakahaba po ng sagot ni Elsa Andrade. Hindi! Mula kay Alfredo Piñol ng Boac, Marinduque. Good morning, bagamat malakas na ang ulan dito sa Boac. Uy, ingat ha. So far, our authorities are doing their best to protect our media men, but I believe there's still more improvement to make that's needed to make sure our brave media men and women are protected from any atrocities. Kung ay, salamat po. Thank you. Si Robert Tetanco, ay, congratulations, Ma'am Casey, for your McLuhan Award. At good morning po sa sidekick mo. Ha? Ano ba? Ligtas na siguro for the meantime ang mga mamamahayag na medyo pinatatamaan ang isang individual na mataas sa gobyerno. Partner. Mula kay Sikat Angs. Good morning. Wala akong nakikita na sapat na proteksyon sa media bagkos sila ay pinatatahimik sa paglalahad ng katotohanan. Bukod kay Percy Lapid, marami pang journalist ang pinatay. Nakalulungkot, hindi ako kontento. Si Veronique Franco, ang sabi niya, congratulations, Miss Carmina. Ako, basta umaasa sa mga nasa kapangyarihan na gawin nila ang kanilang tungkulin. Trabaho para sa bayan at mamamayan at sa mga kapulisan. Sana po ay palaging nasa isip nila ang sinumpaang tungkulin na to serve and protect. Mula kay Nanita de Guzman Roberto, good morning, Sir Tony, Miss Carmina. Kung ako po ay tatanungin, sariling pag-iingat na lang po dapat. Mahirap na po kasing magtiwala basta-basta sa panahon na ito. Di na po kasi kontento ang bawat isa sa mga nangyayari sa ating bansa. Pagulo na po ng pagulo. Ang namamayani po lamang sa bansa natin ang mga makapangyarihan. Nakakaalarma na po talaga. Kaya ingat-ingat po and God bless. At sa mula sa iyong paboritong viewer na si Francisco Antonio Ramirez Garcia ng Talavera Nueva Ecija. Kung hindi ako kontento sa pagbibigay proteksyon sa mga mamamahayag. At mula kay Ella Morales ng Makati City, ang sa akin, maybe the Lapid case would now wake up the government and really protect those in the news. Media. They've been doing nothing despite the increase of the murders. We've had a bad worldwide reputation regarding this and it should have been addressed way, way back. It took Mr. Lapid's life for government to correct what is wrong. But no justification here. Government, hope you respect people's rights and do what you say you will do. After all, we have the freedom of speech and then we have the law. God guide us to use them. Salamat kit. And thank you for your message. Si Bea A. na Mandaluyong, sabi niya, I don't know if the government will really protect those in the news. This could only be for show. You know how they change their minds if there are big incentives to make them do nothing or just shut up. Money talks in our country. I don't know if we should believe them, knowing there are many times they are involved in the criminalities themselves. People's trust of authorities are so small, and yet, we will wait and see how it will happen. Meantime, just be careful, media people. At mula sa Twitter, magandang umaga, Carton. Good morning. Not that much. May mga nakaka-receive pa rin ng death threats. Actually, example na lang si Roy Mabasa. Tama. Thank you so much, mga kapamilya, sa mga pinadala niyo po mga mensahe at komento sa ating Call It and Question. By the way, ha, kung kayo po ay nagtitweet, ang Twitter po ngayon ay pagmamayari na. ni Elon Musk, nakakita ko po kapapasok lang na balita. Si Elon Musk na ang may-ari ng Twitter. Tinuloy na po yung pagbili niya dito. $44 billion lang naman ang kanilang ginasta para bili ng Twitter. So anyway, makita po natin kung may pagbabago po sa paggamit natin ng Twitter. Babati na po kami ni partner KC na mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan today. October 28, 2022. Happy birthday kay Tita Aida Lua. Ian Joseph Girao. Si Patrice Matuba. Makmak
katabi raw. Si Nico Rafael Sarangay Roque. Emmanuel John Lazaro sa October 30. Si EJ happy birthday. Ito? EJ! Eh, sumakabilang network na si EJ, eh, di ba? Akala ko naman. Ha? Sumakabilang network? Bakit? Akala ko kasi. Hindi. Sumakabilang network. Mm-hmm. Okay. Si Dr. Kim Baluso. Yoli Nikdao Laranang sa October 29. Tomorrow. Si Dolly Kamurungan na October 29. At si Maria Angelica Angel. Angel Movido. October 30 ang birthday niya. Happy birthday, Happy Angel. Birthday, Angel. Si mm-hmm. Celsus Valaria Baldovia. Yun din, October 30. Babati din ako ha sa misis na ating ANC anchor, misis ni Ron Cruz na si Michelle Avancenia. Happy birthday. Masarap yan ang maggawa ng ensaymada. Ay. It's so good. Ay, yeah, oh, parang napagdala na nga pala ako ni Masarap. Ron. Masarap. Yeah, a long order time ago. Ron, paalala mo nga ulit kung anong lasa nito. Cremosa, masarap. Masarap. Yeah, mimosa. Oh. Cremosa. Ay, oh, cremosa. Mm-mm. Sarap. Hindi crematorium mo, sa hindi. Ibabaon mo. Bob Reyes, happy birthday din sa'yo, Bob. At ayo nga pala, at saka kaibigan natin at katrabaho din sa media. At tinatawag ko lang kasi sa kanya dati, tawagan niya ako, Mr. President, at tawag ko sa kanya, Mr. Ambassador, si Darius Agnote. Darius, I hope you enjoyed your birthday. Happy birthday sa iyo. Ay, may parangal din kay Sir Danny, hindi ba? Ay, nga pala. Congratulations. Yes. Bago po namin makakalimutan, syempre, aking dating partner, ang aking tambalan sa pambansang pang-azar ng bayan na si Danny Buenafe, ang original na Matanglawin. Ay siya po ay pinarangalan bilang isa sa mga outstanding citizens ng Quezon City. Nakatanggap po siya ng parangal mula po mismo kay Mayor Joy Belmonte, ML Quezon Award. Kasama din pala si Chair Chairman Prospero De Vera na pinarangalan din. No? At saka si Annie Almario. Siya si Teacher Annie. Almario. Oo, pinarangalan din siya. Siya yung asawa ni ng G. Almario. Hindi. Ng aking pinsan na si CP David. Si CP yan! Madalas ko nag-guest dati si CP nun sa aking sa aking tech comedy show. Yeah, the brains and the heart behind DOS. Raya School. Sa DOS. Sila ba nga sa Raya School? Yes. Congratulations, Annie. Congratulations. At congratulations, malaya partner, ha? Uy, salamat. Uy, isa talagang karangalan na maging kabahagi ng iyong programa. Ano ba? Huwag niyo kakalimutan mga kapamilya. Mamaya alas 12, abangan niyo po. Dateline Philippines sa ANC with KC. At Headline Pilipinas with Tony Velasquez. Ay, wala yun. Teleradio. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Hindi, biro lang. Anyway, so mga kapamilya, thank you so much. Ha? Kami po ay sinamahan niyo sa loob ng isang oras at kalahati. Dito po sa Teleradio On The Spot. Iba, mahaba-haba po ang weekend po ninyo mga kapamilya, but we will be back on Monday. Wala pong holiday dito po sa amin. So we'll see you on Monday mga kapamilya. In the meantime, enjoy your weekend at ingat po sa mga biyahe kung meron po kayong papupuntahan ng mga dadalawin. Partner! Kayo ang dumalaw ha, huwag kayong magpadalaw. Ingat ka pamilya! Take care! Bye partner! Happy weekend! Bye partner! Napag-iwanan ng panahon sa mga usapin, walang palalampasin. Alamin natin ha ang detalye kung pinapakalat